Hello, hello! Good morning! Ayan, bakasyon na namin. So, on the way na kami sa Radium, pero dadaan muna kami ng Chinook Mall para bumili sa Edo Japan. So, pagkain namin yon along the way or lunch na, depende kasi nag-breakfast naman kami sa bahay. And sabi nga, no, kasi 3 hours yung biyahe, walang masyadong pwedeng mabilan on the way to Radium. So, dapat meron tayong baong pagkain just in any case. Pero marami naman kaming dinala, hindi ka lang luto. So, buti na lang, no, bukas yung Chinook Mall kahit Good Friday ngayon kasi meron kaming chinek na iba, closed holiday. So, yan, buti na lang yung mall no bukas. Kaya lang alam ko magsasara ng maaga. Tama, kasi pag holiday ganun sila eh. So, yan, on the way na tayo. And weather check, it's minus 6. Yan, and merong snow ha. Maliliit lang naman, ayan o. Nag-snow ng bahagya. Pero sa busy no, kasi busy na yung Radium, wala namang forecast doon ng snow. So sana better talaga yung... Plus 5. Oo, plus 5 daw doon o. Minus 6 dito sa amin, pagdating doon, plus 5. So tingnan natin ang dadatnan doon. So bilhin muna tayo sa Edo Japan kasi darating tayo doon kasi ng almost lunch na rin. Para at least hindi na tayo maghanap ng pagkain doon. Yan, so dadaan na rin kami guys sa Starbucks, bibili na rin kami ng kape. Yan, buti na lang talaga bukas tong ano, Chinook. Alam ko hanggang 6 lang to eh. Pagka holiday 6 PM lang sila. So nakabili na si Sir ng aming Edo Japan. Eh nandito na tayo ngayon sa Starbucks. Bili lang tayo ng frappe. So lahat ng mga pagkain sagot ko. Kaya maka-request ay bongga. Hi. Yeah, thank you. Yes. So, ganun kami guys eh, pagka may sarili kami pera. Hati kami. So, since ako yung sumagot sa accommodation, sabi ko, bawian natin to sa food. Iba kasi yung ano namin, yung savings talaga namin. Iba yun. Iba yun. Siyempre, maraming bayarin dito sa Canada, dapat din nagagalaw yun. So, kapag may extra, o kaya may extrang gastos, ganito bakasyon, sige, sabi ko, hati tayo. Ano kami guys, ano kami. So ano kaya mas mahal, no? Kung ano yung kinikita ko sa akin yun, kung ano yung kinikita niya sa kanya. Yes. Thank you. Ayan. Diba? Crap. Thank you. Malaki. Biggest one. Ito ang favorite namin. Hindi naman kami makopi talaga. So, ano to? Java chip frap. Okay. Kaya mo? Mabiyahe pa tayo. Si Zion kasi. Na kay Zion. Okay. Bye! Oh, ito na ang Chinook Mall and maaga kami kasi quick ano lang stop to. So wala pang masyadong tao. Ito yung food court to. Wala pang kumakain masyado. Ayan. Si Zion gusto mag-gloves. No? Gloves siya ng gloves, oh. Katuwa. So balik muna tayo sa kotse and biyahe na tayo. Ayan, papunta na tayo ngayon sa Radium! Yay! Yay! Ang aming bossing sa likod. Familia Prado. Yes, and yan o, 3 hours 7 minutes yan from Chinook Mall yung basis natin. So, mahaba-habang biyahe, kaya nga sabi magbaon. Tsaka, lahat ng pwedeng dalhin na tools, alam mo yun, pwede kasing magka-problema, di ba, along the way. Pero wag naman sana, pero at least dapat ready, prepared. May mga, eto, nagdala nga ako ng mga pala jacket kasi kahit na maganda yung weather to, hindi mo rin masabi. Yeah, tsaka paggabi kasi syempre maglalakad tayo. Oo, mag-iihaw tayo, barbecue, ganyan. Tingnan natin ang paligid ng Radium kasi hindi lang naman yung hot spring yung pwedeng ikutan doon kasi alam ko by Easter yan, may event kaming pupuntahan para din sa kids, no, mag-egg hunting tayo. Ayan, nakalimutan ko yung nalagyanan ng egg ni Zion. Ego na lang. Bugok. So, pwede na siguro plastic o anuman. Improvise tayo. Nakalimutan ko na yun. Kasi ang dami naming bit-bit talaga. Pati parang a little bit of something ng kusina. Siyempre, parang hindi na tayo kumasa. Pagitin mo ko yung mga dinala natin. Sobrang dami. Bawang sibuyas. Yung bawang sibuyas. Tapos, dala rin kami ng ulam. Pangulam, may talong pa kami. Tapos, tinapay. Coffee, yung mga Tim Hortons na sachet, tapos baso, kutsara, yung mga ganyan, utensils. Tapos meron kami nga pinili kagabi ng, sa TNT ng mga chichirya. So, hindi na nga lang ako nakaluto ng spaghetti, no? Kasi sabi, wala ng oras, grabe, pagod na ako kagabi. Kasi kumain
kumain kami sa Bubble Mania. Sobrang haba ng pila kasi jam-packed talaga yung tao and sobrang sarap din ng chicken wings nila. So, hanggang ano yata tayo doon, alas 10 kumain. Kasi 9 na rin tayo nakarating. Ayun, so sabi ko hindi ko na kaya magluto ng spaghetti. Next time na lang ako magluluto ng spaghetti pang merienda. Yan, kaya ang mga baon namin mostly tinapay, chips, yun. Yan, diba? Nag-i-snow dito sa Calgary, ah. Grabe, oh. Ang lalaki ng snow kanina. Ngayon, mabilis lang yung biyahe, kaya hindi noticeable. Yan. So, nag-pray din kami na sana we will have a safe journey. Yan, papunta sa Radium. Kasi mahaba-habang biyahe yun compared sa biyahe natin sa Banff. Yung Banff kasi dito, tourist spot din yun, 1.5 hours lang yun to 2 hours pag mag-Lake Louise. Pero ngayon kasi 3 hours. So, isang oras lang naman yung nadagdag. Parang bumiyahe lang kami from Manila to Batangas. Although doon, malapit yun eh. Traffic nga lang. Dito kasi tuloy-tuloy na 3 hours talaga yung drive mo. Ayan. So, tingnan din natin, di ba, yung ganda ng view papunta sa British Columbia. Alright! Ayan guys, 2 hours na lang ang ating biyahe. Naka 45 minutes na tayo. And may build up lang kanina no ng traffic dito. Hindi ko alam bakit, pero okay na rin naman agad after 5 minutes. And yun nga no, yung truck kanina na sinusundan natin, ayan no. Ayan, nasa likod natin. Inunahan na namin kasi yung truck, di ba, yung major cost din ng mga rock chip. Kasi pwede kang matalsi ka ng ano na naman, mga buhangin ng rocks. Eh, ito sana para hindi na madagdagan yung crack dyan sa salamin namin. So, iniwasan na namin. Kaya, nag-overtake na kami. Kasi palipat-lipat ng lane yung truck eh. So, sabi ko, delikado na to. Payo kasi sa akin ni Julius dati guys, huwag na huwag mong susundan yung mga truck. Kasi nga marami talaga yung mga bato-bato. Yan, delikado. Kaya nga't maaari, unahan mo na siya. Oo. Pero ito nga, hindi ko alam kung wala naman tayong experience na may truck, no? Sa biyahe. Pero ngayon, yan, basta iwas na lang para hindi naman na madagdagan, di ba? Yung truck sa ating windshield. Ayan. Ayan, no, hindi ko nakunan. In-overtaken kami. Wow! Ayun, dami mga bato-bato tumatalsik. Oo nga. Hindi ko alam. Nandito na kasi sa lane, hindi na kami makamadali. Nag-overtake naman tong truck. Para papalit-palit lang kami, Diyos ko. Huwag na nga lang. Kasi natatalsikan tayo ng bato dito. Ayan. Kailangan iwasan mo siya eh. Oo nga. Huwag kang susunod sa kanya. Paunahin mo na lang tong isa. Ewan ako. Ayaw din tumikit. Basta may distance ka sa truck talaga. Yan, kailangan na natin mag-washroom. And nandito tayo sa Castle Mountain. Yan o. Nandito sa likod yun eh. Yung nadaanan natin kanina. Yan. Ang daming mga accommodation. So, tourist spot din pala to. Ayan. So, ano na lang no? 1 hour. 1 hour na lang guys. Kaya yan. Okay guys. Welcome to British Columbia. Okay. Ayun na. Yun yung sign na nagse-separate no, sa Alberta at British Columbia. So, nandito na tayo ngayon sa British Columbia and meron pa rin 1 hour. Nag-detour, nag-detour kami kanina kasi kailangan na mag-washroom. Pero, yan, back on track na tayo ulit. Alright! Diba? Ang ganda na ng view. Diba? Breathtaking. Ikaw
ma-appreciate nyo lang din dito. Yan, sa actual. So dito, kung nakatira ka na sa lugar na to, iba na yung plaka mo. Kasi British Columbia. Kasi British Columbia na to eh. Oh, kung taga-BC ka, ano bang kaibahan ng plate number ng BC sa AB? Iba. Iba na yung plaka talaga. Ang ganda. Pero bumalik na naman sa pagka-gloomy. Kanina, bluish na yung sky eh. So, tingnan ulit natin sa susunod. Yan, diba? Sunod-sunod na yung nakikita naming mountains. Sabi nga nila, guys, pagka tumawid ka ng from Alberta to British Columbia, maganda raw talaga yung view. Kaya, ini-encourage din actually na nung iba, magbiyahe ka. Kung may sasakyan, diba, via land trip. Basta biyahe ka rin syempre ng may liwanag. Kasi hindi mo rin makikita kung madilim. Pero yan, nakikita nga namin ang ganda. So, lalo na kapag siguro summer, iba naman kasi yung beauty ng mountains kapag may snow. And then, iba rin yung beauty kapag nawala na yung snow and yan na, na sisilayan na natin ang mountains tapos may araw. Ayan, tingnan nyo. Diba? Very lang light kasi whitish yung mga mountains. Ayan, diba? Ito. Yung iba, no, nag-hike talaga sa mga ganitong mountains. So, may nakita ako nag-hike sa Lake Louis, no? Meron talaga sila mga gears. So, tayo, hindi pa natin na-try. Pero, we'll see, di ba? Parang one way to explore din. And, syempre, embrace yung culture dito sa Canada. Kasi, ganun naman talaga yung mga winter activities nila. So, excited din kami na matuto rin si Zion later on. Yan yung mga winter activities. Lalo na sa skating. Ako, nag-try lang ako sa skating sa Mogo eh. Ako gusto ko rin, pag-aralan yung, yung sports nila dito. Oo, hockey. Yeah. Diba? Pero syempre, bago ka mag-hockey, pag-aralan mo muna kung paano gumamit ng yung mga gamit nila, equipment tools. Kasi mahirap din naman ma-aksidente. Alam nyo naman ako, baka mapilayan ka. Yeah, kasama talaga yan. Tapos yung iba dito talaga nanonood nung competition, no? Yung mga hockey, yung mga flames. Flames yata sa pag Calgary. Ayan, di ba? Ang ganda na, oh. Sari-saring type nung, or edges ng mountain. Ayan. More views to come. Alam ko hindi mabibigyan ng justice ng video na to, yung actual na nakikita namin. Ayan, kasi, it's time to change cameras na ba? Para mas makakakuha tayo ng magandang resolution ng videos. So, comment nga kayo guys, ano ba yung magandang pang-vlog tapos makaka-capture talaga ng beauty ng nature. Kasi kami, ang gamit namin, Osmo Action 2. Osmo Action 2. So, alam ko meron ng 4, di ba? So, naiwanan na tong version na to. Ito yung ginagamit namin pang-vlog, Osmo Action 2. Sa Philippines pa to, ha? So, I think it's time. Yan, it's time. Nakikita nyo ba yan, diba yung mga puno na parang stick na lang? And then dun sa mountain, yan yung nakikita nyo dyan. Wala na halos dahon. Iniisip namin parang wildfire. I'm not sure ha, pero kung wildfire man yan, diba, nakakatakot. Kasi alam nyo yun, El Nino sa Pinas ngayon, yun yung sinasabi namin. Kasi extraordinary yung winter season dito, hindi masyadong malamig. So warm. Ayan o, tingnan nyo ito. Lahat sticks na. So yung iba nag-grow, feel ko nga nasunog yan nung summer. Guys, so ito, kitang-kita na talaga. Walang kadahon-dahon, guys, yung mga nasunog dahil sa wildfire. Kaya yung iba talaga nag-evacuate. Pero baby, sobrang dami, oh.
hanggang dun pa, yung mountain na nakikita nyo, kitang-kita na dark yung trees. Parang tangkay na lang din talaga. Several song-filled hours later. Okay, 5 minutes na lang. Lapit na ito. Oh, ganda. Parang nasa gitna tayo ng mga bato-bato. Leave the ship. Dito ba? Welcome lang yun. Welcome. Hindi yan yung saktong Radium Hot Springs na pupuntahan. Yay! Lapit na! Wow! Tingnan nyo naman ang daan namin. Ang ganda. Biniyak sa gitna. Biniyak sa gitna para magkaroon ng daan. Yan, ito naman. Ang daming mga spots for pictures, oh, kasi nakakita kami ng mga ano, nagpa-park talaga sa gilid kasi ang ganda ng view. Ito na guys, sunod-sunod na yung mga hotels, motels, Crescent Motel. Nakita ko rin tayo nung nagre-research ako nung accommodation. So, dun pa tayo sa kabilang kanto, yung Piccadilly. Yan, nandito na tayo sa bayan. And ano lang to, no? Parang probinsya din, no? Parang Mindoro. Yan, nandito kami sa Mindoro. Kasi very laid back. Yan, hindi ito yung mga nagtataasang buildings. So, dinadayo lang talaga din tong region na to dahil famous siya sa hot springs. Yan. Ito yung ano nga, notable part ng Radium. And then, may magandang ang hotel dyan. Yan, tapat na tapat, baby. Chinek ko. Kaya lang, expensive yung ito, Prestige Resort. Then, meron ka rin pool dyan sa loob. Conrad's Grill. So, ito yung other choice ko. Prestige Radium Resort. Pero, may nabasa lang ako negative. Although, hindi naman lahat negative. Pero, doon ako sa isa. Yan. At least 10, ano siya, cheaper. Hindi naman natin kailangan ng super gandang accommodation dahil lalabas at lalabas tayo dito. Ayan. Ayan na, nakikita niyo yun? Piccadilly, yung pula. So, meron dyang bus na pula. And then, yung parang telephone something na booth. Ayan. We're here. Hanapin na lang natin later on yung cottage. Kaya lang, so, ano muna tayo? Parking nila. Baka doon, sa tapat din. Ayan o, yung mga cottage sa gilid. Ayan. Dito muna tayo sa gilid for ano, check-in. A few inches later. Ayan, so guys, nandito na kami sa ano namin, no, sa room. So ito siya. Ang ganda. Ayan. May dalawang bed. May upuan, may ref dito na maliit. Tapos ito, hindi lang nga siya nabubuksan. Ano? Glass lang siya. Ayan sila, Emma. Ayan. Tapos si Zion kasi, gusto niya kasi mag-slide. Nakita niya agad yun. So, kakain muna kami ng lunch bago kami pumunta dyan. Ayan. So, yun pala guys, no? Binabanggit namin, di ba, before na may kitchen kami. So, nagka-problema ata dun sa isang room na may kitchen. Parang nag-stop daw ata yung pipe. Kaya hindi kami doon nailagay. So, okay lang naman. So, di na nga lang tayo makakapagluto, ano? Kasi nga, wala tayong kitchen. Wala tayong magagawa. Dito na tayo, eh. Pero okay lang naman. May mga kainan naman dyan. Sa amin naman ni Emma is baka lang sakaling makaluto. Pero yung, ano, yung barbecue, pwede kami mag, ano, grill doon. Pero sabi ko, tomorrow na lang kami mag-grill lang, ano, ng aming pork chop. So, nandito na tayo guys. Ano, ayan. So, nakita nyo naman yung aming konting tour dito sa aming hotel. Actually, hindi to hotel eh. Motel ang tawag nila dito. Pero maganda naman guys, diba? Diba? Oh. Diba? Oh, kama namin. Dito ako, doon silang mag-ina. Oh, sarap na nung higa na tong dalawang to. Oh. Parang di tayo alis ah. Paalis na kami. May mas ng 3 p.m. Oh. Yes. Okay. Sleep na? Sleep na naman. Buong biyahe. Nakasleep to. No, actually, ano to eh, temptation kay Zion. Tapad na tapad naman yung view ng ano, kaya playground. Kaya nga eh, ando na yung playground. Say playground, ay no, playground. Oh, slide. So siya nga pala, ano, initially, actually, yung cottage, di ba, yung na-book namin. Pero sabi nung may-ari, nilagay na rin kami sa main ng motel. Like ito yung area niya. Kasi bawal talaga yung kids dito. Pero ginawa niyang exception today dahil nagkaroon ng problem dun sa cottage.
parang problem sa pipes. So, hindi namin nakuha yung originally book na para sa family. Pero ito, okay na rin naman. Parang upgrade na nga ito eh, kasi ang ganda. Tsaka linis. Tapos, ang ganda pa ng view. Kitang-kita namin yung playground. So, mas mura pala yung binayad ko dahil kapag cash, no, may nile-less siyang mga extra charges. Yan, kaya okay na okay ang ating bakasyon. So, meron pang aircon eh kapag uminit. Kasi ang init ngayon, no. Ay, yung aircon natin, no, papaganayan, no. Diba, ready-ready kasi nga ito ay hotel. Yan. So, yun lang guys, no. I hope nag-enjoy kayo sa aming vlog for today. Yeah. Yeah. So, sa mga susunod na vlogs, yung gala na natin sa Rejum Hot Springs. So, yeah, we'll see you on the next one. Peace! Peace.